gumagalang pusakal daw dito sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ang puntirya, hindi raw pera, alahas o mamahaling gadgets, kundi mga pusa. At tila choosy raw ito dahil ang tanging binibiktima, yun lang mga pusang may breed. Choosy, edi meow. Isa sa mga nawawalang pusa, ang pure Persian cat na si Papti, alaga ni Jeline, na missing since January 10. Gray-white po siya, na tricolor po siya, na may pagka-red, orange, malambing po siya. Si Papti, regalo raw sa kanilang mag-asawa ng kanyang biyanan. Wala naman akong kakayanan bumili nun. Ang original price po ng pusa na yun, hindi po bababa sa 85 to 9K po. Natuwa ako sobra kasi pangarap ko po yung magkaroon ng magandang pusa. Palaiyak ko, naaalala ko kasi pusa ako. Spoiled daw si Tapti kina Jeline. Kasama po namin sa pagtulog, kinakomplete po namin yung vitamins niya hanggang sa cat food. Pinapabet po namin siya. Tinaurin ko ng pangalawang anak ko talaga. Kaya nung nawala siya talaga, na-depressed talaga ako. Ako talaga yung unang na-depressed kasi ako po yung nagpalaki sa kanya mula nung baby po siya. Kwento pa ni Jeline, pusang gala raw talaga si Tapti. Pero lagi naman daw itong nakakauwi. Hinahanap po namin siya. Kala po namin, nandito po siya natulog. Nung tanghali na napansin namin na wala na talaga siya. Ito po yung palatandaan ni Tapti, yung collar po niya. Nung araw po kasi na yon, hindi po siya comfortable kasi parang nagka-ear mites po siya. Tinanggal ko po. Tinawag ko po siya sa pangalang kong Tap-Tapti, hanggang manga, gabi. Hinahanap ko po siya hanggang sa nakarating po kami sa kung saan-saan. Niisip ko po kung nasan ba siya, kumain na ba siya. Okay pa po ba siya? Kutob ni Jeline, hindi lang naligaw si Tapti. Sadya itong ninakaw. Dito ko po huling nakita yung pusa ng maga, alas 9. Ang masakit pa kay Jeline, nasundan pa raw ang pagkawala ng kanyang alagang pusa. Pati kasi ang mga anak ni Tapti na sina Tipsy at Shasha, sunod ding nawala. Naduda niya, pinag-interesan ng tinawag niya cat watan. At sa paghahanap ni Jeline kay Tapti, nadiskubre niya na hindi lang pala siya ang nawawala ng pusa sa kanilang lugar. Ay, hindi na ito ako biro. Nawala ng pusa talaga po. May kumukuha yun. Isa pa sa mga nawala na pinaniniwala ang ninakaw din ng serial catnapper, ang Siamese Persian cat na alaga ni Lina. Missing mula nung February 20. Maganda buntot, no? Nakataas yung buntot, kaya cute na cute talaga yun. Baka may nangunguha ng pusa dito sa atin at imported lang yung kinukuha. Biktima rin daw ng pusakal ang Persian cat ding si Summer, na alaga naman ang kabarangay ni Jeline na si Rodaline, na wala nito lang Miyerkules. Parang anak po. Nililiguan po namin yon, binibilan ng pagkain, ginugupitan pa po ng kuko, nililinis pa po yung tenga. Actually, kahit sino pong tao mawak doon, nahahawakan. Mabait po na pusa. Si Rodaline, sampu ng iba pa niyang kapitbahay na nanakawan ng muning, naniniwalang maaaring iisang tao lang ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga pusa nilang may breed. Takot din kasi baka mamaya saktan nila, sinasabi baka katayin, kawawa naman po yung pusa. Pero bakit nga kaya nagkakawalaan ng mamahaling mga pusa sa bayan ng Zaragoza sa Nueva Ecija? Baka po ibenta. Para pagkakitaan o paramihin ng pusa. Totoo kayang may pusakal sa barangay na ang puntirya, mga imported na pusa? Ang kaso ng mga nawawalang pusa, inilapit namin sa mga otoridad. Ayon sa PNP Zaragoza, ang balibalitang catnapping ngayon lang daw nakarating sa kanilang tanggapan. Sa kasalukuyan po, wala po namang report na nakakarating sa amin tungkol sa mga nawawalang pusa o kung anumang domestic animal dito sa lugar namin. Gayunman, ipinangako nilang kung meron man talagang nasa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga pusa, sigurado raw tutugisin at kakalmutin ng batas. Pag natuntun po natin kung ninakaw o kung ano man ginawa nila sa pusang nawawala na yan, maaari silang kasuhan ng
paglabag sa Republic Act 8485 o yung ating Animal Welfare Act of 1998. Panawagan din po sa mga mamamayan na maaring nakakita, paki-report na lang po dito sa aming tanggapan para mabigyan po ng kaukulang aksyon. Madalas sinasabing ang mga pusa may siyam na buhay, kaya umaasa ang mga nawalan na ligtas pa ang kanilang mga alaga. At kapag na-corner raw nila ang salarin, lintik lang daw ang walang kalmot. Umaasa po ako na mabalik po yung pusa ko. Kahit po, ibalik po nila sa akin, naghihintay pa rin po ako. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.